Ito yung binili ko sa online. Ngayon nandito tayo sa Fossil sa SM Dasmariñas. Titingnan natin kung original Fossil itong nabili ko sa online. Kasi ang sabi ni Kuya, 100% original daw to. Hi guys, samahan niyo ako dito sa SM Dasmariñas. Ipapacheck ko yung Fossil na nabili ko sa online kung original po o hindi. Ayan, papasok kami sa SM store kasi mayroong Fossil doon. Ayun yung Fossil. Papacheck namin yung relo na nabili ko sa online kung original kasi sabi ni Kuya original daw yun. Fossil. Nandito kami sa Fossil. Ito yung binili ko sa online. Ngayon nandito tayo sa Fossil sa SM Dasmariñas. Titingnan natin kung original Fossil itong nabili ko sa online kasi ang sabi ni Kuya 100% original daw to, powable daw. Titingnan natin kung masasandarin natin mamaya. Yan. Hindi akin to, hindi ipapacheck ko na po. Ito si ate, natatakot siya sa akin. Oo, kasi bumili ako sa online. Ngayon, sabi niya original daw. So, papacheck ko lang sa'yo kung totoo bang original itong Fossil na to. Yusuf kasi mong trumano eh. Pakinggan natin sabihin niya. Original ba yan? Ano kung ano, basihan kung original yung Fossil na rin? Trumano. Sabi niya yung machine daw niyan is Miyota, Japan Miyota. Tsaka yung texture ng ano, metal daw. Dito sa ano, sa appearance niyan to. Physical appearance niya. Hindi siya ano, stainless, metal lang ito. Ah, hindi siya stainless, ayan. Hindi daw siya stainless, metal lang siya yung nabili ko sa online. Kasi pakita ko sa inyo, ibig sabihin dito original. Sa appearance ba? Appearance. Sa physical appearance, baksak na siya kay ate. Si ate, tiga ano to? Fossil. Fossil po siya, ayan. Kaya sa kanya ako nagtatanong. Ang bili ko dito is 3.5. Physical appearance, baksa. Baksa, ayan. Baksak daw sa physical appearance. Ibig sabihin, sabi niya, peke daw. So, na peke si Daisy. Ayan. Ganito. Ang texture ng metal. Ayan, patingin natin. Ayan, compare lang namin na, pero ito yung sa akin. Ito. Siyempre, hindi naman sila papayag. Hindi ko babalik. Nagbablog lang ako. Sa YouTube. So, ayan. Pakita ko, ha? Tape ako. Ito, metal lang. Tsaka sa tunog. Oo, tingnan nyo. Ganito yung original na... Wait, ha? Ate, pahawa. Ito yung binili ko sa online. Suot ko muna. Ito yung original na Fossil sa kanila. Hindi sila magkagaya ng... Ano na... Itsura niya. Kasi yung metal pa lang neto, pag hinawakan mo... Sobrang ganda. Sobrang kapal. Ang ganda sa makatape. Ayan, ang ganda niya, oh. Diba, ito ang panit. Baksak. Kaya magkano ganito? From 9783. 83 na lang to. Tingnan nyo, ito yung binili ko sa online. Ito yung sa kanila, sa SM, Dasmariñas. Pansinin nyo yung bracelet niya, ito. Ang ganda ng bracelet niya, super kapal. Samantalang ito, super nipis ng bracelet niya, oh. Sabi ni ate, ate, ano tawag mo rito? Metal. Metal lang to, ito. Stainless. Oh, tingnan nyo, oh. Ayan. Magkaiba, nipis, ang kapal. At ito, mabigat. Mabigat talaga siya. Ang price nito? From 9783 na lang. Ito naman, yung nabili ko, 3.5 lang. Sayang yung pera. Sayang, di ba? So, ayan. Salamat, te. Maraming salamat. Te, anong pangalan mo, te? Lehiya siya. Ayan, ito pa isa sa ate. Okay, salamat po. Salamat, te. Ito yung unang pawn shop na pupunta natin. Haro pawn shop. Tingnan natin kung matanggap sila ng relo. So, eto, try natin. Kuya, natanggap po kayo ng relo? Ay, hindi. Thank you.
nandito na po tayo sa aming bahay. Nakakaiyak. Nakakaiyak, nakatawa, no? Hindi, ayan na nga, natapos na ang aking pagre-review dito sa fossil na relo na binili ko sa FB Live. Ang daming nagla-live ng mga ganitong relo, 'di ba? MK Incline, kung ano-ano pang mga relo, Techno Marine, 'di ba? Ayan. So ito tinaray ko talaga siya. Talagang sinadya ko siyang bilihin kasi gusto kong patunayan sa sarili ko na tama kaya o totoo kaya yung sinasabi ng mga nagla-live na 100% original po yan, pawable and selected mga pawn shop, yun, ganun, diba? So ako, nung mayroon ako nakita yung nagla-live selling neto, tiga Bulacan yung nagla-live selling, sinasabi niya doon na, opo, original po yan, kasi hindi pa ako nagko-comment eh, yung iba kasi nagko-comment, original po ba yung mga relo niyo? Sabi niya, opo, original po yung mga relo namin, Miyota Company, Tubachurbachuban, dami siyang binabanggit. Nasasanla po yan, selected lang daw po sa mga pawn shop. So, ayun na nga. Tapos, pinapakita niya pa. Sinusukat niya pa sa online. So, sabi ko, try ko kaya. Reviewin ko kaya. Sabi ko ganun. Kahit na, sabi ko, nakakainayan. 3,500 din yun. Pero, gusto kong patunayan sa sarili ko na totoo kaya na original at nasasanla yung mga relo sa online. Meron naman po. Hindi ko nilalahat, ha. Naubo ang anak ko. Hindi ko nilalahat kasi meron naman po talaga mga online store or mga yung mga nagla-live sa FB na totoo namang mga original yung mga tinitinda nila kasi meron na rin akong nabilihan yan na original. So ayun na nga, napansin ko kasi dito yung mga ganitong design na chronograph, ayan. Pansin niyo maigi. Pag napansin niyo, pasensya na, naubo yung anak ko, ha. Kung napansin niyo, merong design din na ganito ang MK Incline. Kung ano-ano pa yung makikita niyo sa online. Yung ganitong design, ayan. Kaya mag-iisip ka na, bakit pare-pareha sila ng design? Tapos magkakaiba lang sila ng pangalan. Ay, pasensya na, naubo po yung anak ko. So, yun na nga, pinakita ko sa inyo na sinabi sa fossil store na hindi siya original. At nung sinanla ko siya, Haro, hindi sila natanggap. Cebuana, hindi rin po sila natanggap. Sa Cebuana, di na po nakapag-video. Sa Palawan, sorry, naubo yung anak ko. Ha. Palawan, di rin sila natanggap. Pero minsan natanggap daw sila ng relo, depende po sa relo. Na pinakita ko to, hindi po nila tinanggap. Tapos yung huli na pinuntahan ko, napapagod na ako kasi magkakalayo siya. Yung sanlaan po ng tapat ng Robinson Dasmariñas, tiningnan nila, hindi sila natanggap. Ang tinatanggap lang nila daw doon, digicam, laptop, cellphone, at saka yung mga silver na mga alahas, yun lang. So ayan, nag-fail tayo. Peke ang relo na ito na sinasabi sa live selling na nabilihan ko na 100% daw siyang original. Ayan. Ilalagay ko dito yung conversation namin ni Kuya. Pero syempre, hindi ko sasama yung pangalan niya kasi syempre, hindi naman niya kagustuhan. O hindi ko alam kung gusto niya na ganun. Kasi dapat nagsasabi na lang sila ng totoo. Kaya sabi na lang nila, class A po yan, ganun-ganun. Hindi po stainless to. Yung mga ganun ba, metal lang po to. And magaan lang siya. Yung ganun, di ba? Kasi kung talagang gusto ni isang tao, bibilihin din naman po iyan, di ba? So ayan, pina-repair ko na to kasi sayang naman, di ba? Kung di ko sasot, oy, 3,500 yan. Nakakahinayang. Kaya lang, ang aral dito, kesa bumili ka sa mga online na meron kang pagdududa, huwag ka nang bumili sa online. Sa mga physical store ka na lang bumili. Mahal, pero siguradong original. Yun yung sinasabi ko, okay lang mahal, basta sure na original yung mabibili mo. Kesa bibili ka ng online, mahal din naman. 3,500 tapos peke pa yung mabibili mo. Maganda pa kapag sa physical store ka bumili, masusukat mo, mahahawakan mo, di ba? Lahat pwede mong gawin sa relo, matitingnan mong maigi. Hindi ka guys sa mga online, minsan ipopost ka pa. Yung iba kaya nagpo-post kaya. Sabihin, nag-cancel to mga to, di ba? Samantalang sa mga physical store, pag nasukat mo na, sabi mo, ay, hindi po, sige po, babalik ako. Parang kinancel mo rin, pero hindi ka nila ipopost. Kaya yun lang. Again, nasa inyo pa rin po yun, ha? Kung gusto nyo bumili sa mga online store o hindi. Kayo pa rin po ang magdidesisyon sa sarili nyo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi naman po lahat ng nag-online ay hindi nagsasabi ng totoo. Merong mga nag-online na nagsasabi ng totoo na legit 100% yung kanilang mga tinitinda. Yun. Yun lang. Tumili lang kayo ng alam yung legit na makikita nyo. Siya kayong tunog, oh. Tingnan nyo yung tunog. Di ba? So, ayan. Yun lang. Nakakalungkot. Pero okay lang. Kasi may susuot ko pa rin naman yan. At least napatanayan ko na sa sarili ko na hindi lahat na nagsasabi na original ang kanilang tinitinda sa FB Live is totoong original. Kagaya nito, fake, hindi nasasanla. So, yan lang guys sa ngayon. Maraming salamat. Babush!